Ito ang Davao City, ang pinakamaunlad na syudad sa buong Mindanao. Pinagmamalaki nito ang kanilang likas na ganda, mayamang kultura, at ang kanilang di matatawarang disiplina. Pero kapag sinabing Davao, kakambal na rin ito ang prutas na sinasabing smells like hell but tastes like heaven. Tinaguri ang king of fruits, ang durian. Paano mo alam na hinog? Ay, ano po, pag ano, tutuktikin mo, para marinig mo yung hollow okay. Sound. Tapos yung spines niya medyo malambot. If you don't cut sa line, sira. Mahihirapan po kayo magbukas, tapos madudurog yung laman. Oh my God! Okay, paano ito kinakain? Ikaw na muna. Go! Pagkain mo ng durian, hawakan niya lang po yung ano. Tapos huwag masyadong ano, medyo malambot kasi siya. Oh my God! Mm, sarap! Oh my God! Iba. Alam mo yun? Acquired taste. I think ang durian, either you love it or you don't know. Durian in Davao. Mm. Love it or hate it, hindi maikakaila na naging simbolo na ng syudad ang durian. Binuhay nito ang kanilang agrikultura. Isa si Nel Belviz sa mga magsasakang kumikita sa pagtatanim ng prutas na ito. Isang industriyang pinasigla ng kanyang ama na si Severino na nakilala bilang Durian King of Davao. Talagang idol ko yan pagdating sa kasipagan. Ang kwento kasi niya dati na anong nag-start siya, talagang walang-wala siya. Dayo siya from Negros. Being a farm worker, nag-aral siya, tinulungan siya ng mga boss niya dati. Dahil walang perang pambili ng lupa, nakikitanim lang noon si Severino. Dito niya pinamukadkad ang iba't ibang halaman kasama na ang durian. Ba't durian ang gusto niya? Yung madurian noon dito yung tinatawag na native. Manipis yung laman, makapal yung balat, tapos actually masarap siya. Oh, pero konti lang yung nakakain mo na ano. With the hybrids, nung nakapunta siya ng Thailand, nakita niya parang may potential ito sa Davao dahil eto mas marami yung laman eh. Kaya yun nga, nakapagdala siya ng maraming seeds dito. Tapos yun eh, yung start na nung na-discover niya na maganda nga yung biyaya, yun, napadami niya. Sa pag-hybrid o pagko-crossbreed ng iba't ibang uri ng durian, nabuo ni Severino ang isang klase ng durian na mas marami at mas masarap ang laman. Ang pangalan, Duyaya, durian at biyaya. Sa 100 seeds na kuha niya, only 3 were good. And out of the 3, the best was the duyaya. Sinali niya sa mga contest ng government evaluations. Pumasa naman, tapos tinulungan kami ng ibang taga-government, taga-DA, na ma-register siya under the National Seed Industry Council, na register siya as duyaya. Dahil sa kanyang kontribusyon sa pagpapalago ng duryang duyaya sa Davao, kinilala siya bilang magsasakang siyentista ng Department of Agriculture. Noong 2016, pumanaw na si Severino, pero ang kanyang pamana sa pamilya ay nananatiling biyaya. Anong biyaya po? Paano nagbago ang buhay ninyo? Yeah, I think because people are looking for it and we feel proud na they're looking, hindi lang yung mga ordinary na durian. They're looking for duyaya, because when they taste it, they really look for it again and again. And it gives us, you know, so much pleasure that they like the durian. I think that's the best part, diba? Pagsunod sa bilin ng ama, mas pinapalago pa ni Nel at ng kanyang asawang si Eyeth ang kanilang farm. Sa mga nanonood na gustong magnegosyo ng farming, ano bang sikreto para kumita sa panahon ngayon? Diversification po, dahil pag isang crop lang ang itatanim mo, pag nag-fail, example, like 3 years ago, tinamaan kami ng El Nino,
halos hindi namunga lahat ng durian namin because sensitive kasi yung durian sa dry period. At least, nakapagtanim kami ng cacao, yun yung bumuhay sa amin. Dahil seasonal ang durian, kailangan magtanim ng iba't ibang halaman para dire-diretso ang kita. Ito nga ang tinatawag na diversification. Ngayon, katabi ng mga puno ng durian, ang iba't ibang halaman, gaya ng cacao at niyog. Ito naman, anong experiment ito? Bagong venture po namin ito ngayon. This year, planning ano po namin na magtanim na rin po namin ng aromatic coconut. Oo, aromatic coconut, pero ito, for example, ano to? Yan na rin po yun. Ito po, bagong sibol po yan. Mm-hmm. After mga 2 to 3 months, pwede nang itanim sa farm. Bukod sa pagtatanim ng durian, gumagawa na rin ang pamilya Belviz ng iba't ibang durian products sunod sa bilin ng kanilang ama. You have a very small window to sell durian because ang yun yung kaibahan niya sa ibang crops. Pag nahulog siya, you have 2 to 3 days to sell it or else masira siya. For it to be profitable, dapat you have to convert it into to expand the window to market it. Making jams, making candies, making other processed goods. Simula lang kami ng isang freezer at isang room. Maliit lang talaga yon. Sino yung trabahador? Yung unang katulong talaga namin, yung wife ko, tapos yung labandera namin. Mano-mano? Oo. Tapos ngayon, medyo lumago na yung business. Yung labandera ko, siya na yung manager ng durian department namin. Ang galing naman nun, nakatulong ka pa. Sa kanyang 30 years sa trabaho, masaya ang dating labanderang si Liza sa magandang pagbabago sa kanyang buhay. Ang empleyado namang si Strawberry, malaki ang pasasalamat sa oportunidad na binigay ng pamilya sa kabila ng kanyang kondisyong dwarfism. Ang katwan naman nila sa kusina na si Aldrin, self-supporting student at pinapayagang makapagtrabaho sa sarili niyang oras. Sikreto ng pamilya sa negosyo, ang pagiging hands-on. Ang asawa ni Severino na si Rosario, nagda-drive pa rin sa pagde-deliver at pagbisita sa farm kahit 86 years old na. Ang anak niyang si Nel at asawang si Eyeth, ang namamahala sa factory, talagang tulong-tulong sila. Mahalaga rin daw ang technology sa pagle-level up ng produkto. Itong itinulong ng DOST. Itong mga frozen durian na ito, dito natin ito inilalagay sa malaking freezer na ito. Ito tinatawag naming walk-in freezer. Ito sa lugar na ito, dito namin dinadala ang durian pulp. So, ang durian pulp ay laman ng durian kung saan naalis na namin ang buto ng durian. Itong cooker mixer natin, meron na siyang apoy sa ilalim na siya na mismo ang naghahalo. Pagkatapos nating ma-bottle at ma-sterilize ng ating mga durian jam, dito sa lugar na ito, i-check natin ang quality ng ating products. Ngayon, i-check natin kung may mga impurities. Titingnan natin kung perfect ba, properly sealed ba ang ating mga cover. Dahil seasonal ang durian, kinailangan nilang mag-isip ng iba pang produkto. From farming to manufacturing, itong sikreto sa all-year-round kita. Ngayon, hindi na lang prutas ng durian ang kanilang nabebenta. Merong durian yema at durian jam na patok na pampasalubong. Ang sinabi nyo, mahalaga is value added, no? Yes. Para mabuhay ang isang farm. Yes. So, anong ginagawa nyo? Ang ginagawa po kasi namin is lahat po kasi, ni-expect na po talaga ni Dad na maraming magiging surplus. Oo. Mabibenta ito sa market, may retail ka, mayroon kang certain percentage na dapat i-process mo. Oo. At may certain percentage ka na i-wholesale mo. Okay. Like po, so, durian. Ito yon. Frozen durian, ito nabibenta ba ito na frozen? Yes po, kasi pag may frozen durian ka po na product, Oo. Full year round, magiging available. Kaya to buong taon? Yes po, up to 2 years po. Pero is it right to say, kapag hindi ka nag-value added, malulugi ang farm? Malaki, it ano? It depends po sa ano kasi, sa season. Pag durian kasi, usually pag season dito sa Davao, umabot na lang ng 10-15 pesos farm gate price. Oh, so lugi ka doon. Lugi ka na po. Oh. Oh. But pag naggawa ka ng frozen durian, you can extend it up to the off-season. Oh. And you can sell it
125 per half kilo. Yes. So, depende kung mas malayo ka sa season, kaya ng 200, 150. So, para talaga ang magsasaka ay, kumbaga, umasenso, dapat may innovation at may technology. At dahil sa diversification o pagtatanim ng iba't ibang halaman, hindi lang sa durian products, nakafocus ang mag-asawa. Ngayon, kahit na durian ang main product ninyo, gumagawa kayo ng ibang produkto, binanggit mo nga, para yung farm buhay. Okay, gumagawa kayo, for example, nagtatanim kayo ng cacao and you make your own chocolate. Last question, ang maganda pa dito, kumbaga, iniisip ng marami na ang farming, panghabang buhay kang mahirap sa Pilipinas. Hindi naman po. Dapat talaga, magsumikap kayo, hanap kayo ng... Pero ang daming masipag na magsasaka, mahirap pa rin. Ano ba ang susi? Yun nga po, ang gaya ng sinabi ko kanina, dapat mag-diversify kayo, tapos dapat hanap kayo ng ibang venues kung paano kayo kikita. Oo. Like the processing na ginagawa namin. At nakahanap ka ng misis pa na tulad niya. O, di ba? Sa pamana ng padre de pamilya ng mga Belviz, isang bagong henerasyon ng mga magsasaka ang magpapatuloy ngayon sa industriya. Dahil sa durian, ang lupa ay masagana at tuloy na namumungan ng biyaya. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.